pero ginawa niya akong alalay. Uy, pare, paabot naman ang pink pullover. Ito na po, Panginoong Anton. Grabe naman, pre. Last day mo na, enjoy mo na lang. Enjoy mo na lang. Siyempre, pangasar ko lang yun. Mabait talaga si Anton. Promise. Nung high school, nakalimutan ko magdala ng damit para sa PE. Siya lang nagpairam sa akin ng t-shirt. At nung lumipat yung pamilya ko sa Cebu, hinahaya niya akong tumira sa kanya ng libre. Wala pa akong pera nun. Kaya pinairam niya sa akin ang kupas niyang maong. Kaya malaki pa sa salamat ko sa kanya. Kasi kung wala siya, nasaan ako ngayon? Diba? Kakayanin ko bang wala siya sa buhay ko? Ano tong lumabas? Anong umamin? Hoy, hindi kami ganun, ha? Hindi to BL. Enjoy mo yun, ha? Oy, next time may bayad na. Lo, joke lang yun, eh. Kita ko nga sumukha mong natuwa ka. Tuwa? Sige, pag-anti nga. Ang baho mo, eh. Parang gago to. Pagpasensyahan nyo na po dahil talagang pinaprank ako nito dahil uuwi na to ng Cebu. Di ba, Pines? Ay, cool. Ako si David Crisostomo at marami akong tanong. Isa na dun ay, bakit ba ang hirap kang iwan? Ito yung first time na wala si Anton sa buhay ko. Tingnan mo to. Lahat ng laman ng maleta ko, siya naaalala ko. Miss ko na rin barkada natin. Pahil, pahil! Iyo ko nga! Isang buka ba? Aray! Siya si Patrick, pinakamatanda sa barkada, pero ang pinakaisip bata. Insensitive, kaya lagi may kaaway sa aming apat. Ako ba yung sinasabihin mong bakla? Bakit? Ano problema natin sa bakla? Ito naman si Rocky, ang tanging may love life sa aming lima. Madalas na nakakaaway si Patrick dahil makitid ang utak nito. Mag-candy crush ka na lang, bro. Kasama yung boyfriend mo, kaya mo ng gulo. Mara homophobe. Homophobe? Ano yun? Takot sa homosapiens? At ito si Sam, ang pinakasabaw sa barkada, pero mahal namin yung hayop na yan. Ay, naku. Yeah, ayun na. Talo na. Ang bibig nyo. Kasi dalawa naglalandian eh. Gusto mo pala ako, pare, ha? Gusto na to. Ano to? Sabi ko siya, ari. Ang baho mo!
pare. Kamusta yung biyahe pa Cebu? Ayun, mabilis naman. Nag-aayos ako ng gamit niya. Kamusta yung papa mo? Masaya siyang nakauwi na ako. Simula nung nagsaring business, mas nagka-time na siya sa amin magkapatid. Buti ka pa. Tinawagan mo na ba mama mo? Hindi, bakit? Uy pare, tawagan mo si tita. Ano yan? Mag-isa ka na lang dyan? Pare, wala siyang oras sa akin. Tsaka ayoko masira yung tiwala niya sa akin. Sure ka? Pare, tatlong taon na rin ako nakabukod. Kayang-kaya ko na to. Huwag kang mag-alala sa akin. Pare. Alam ko na yung sasabihin mo. Gusto mo akong pumunta dyan, no? Ay, miss na niya ako. Di kasi yun. Eh, tungkol saan pala yung sasabihin mo? Yung kiss. Ayun ba? Duwildad ka ba? Medyo, pero wala yung gago. Sure? Oo. Paano si Patrick? Baka lukuhin niya tayo. Alam mo, huwag mo naisipin si Patrick. Kasi mas pigon pa yun kisa sa ating dalawa. O sige pare, ayusin ko lang itong mga gamit ko. At magpapaalam ka pa? Ewan ko sa'yo. Ang bibig niyo! Kasalanan niyo ito eh. Kailangan kasi itong si David sa nandang habang naglalaro eh. Daming kuda. Tara, tambay na nga lang muna tayo sa server. Uy, sakto. Gusto ko rin makichismis. Uy, pag yan tungkol sa nangyari. Yung sa live selling, hindi niyo naman sinabi na kami na lang pala niya sa manlalaki. Teka, sinasabi mo bang hindi ako lalaki? Bakit ba every time na kinu-question yung pagkalalaki nyo, nagagalit kayo? Sige nga, define mo kung ano yung lalaki. Tari! Ganka na naman eh. Hindi, explain mo nga ano yung lalaki. Hindi bakla. So ano ako? Bakla. So hindi na ako lalaki para sa'yo? Change topic. Yan na naman eh. Kapag tinatanong ka, wala kang sagot. Ang kitid kasi ng idea mo sa kung ano ibig sabihin ng lalaki. At hindi porke hinalikan ni David si Anton. Hoy, hindi niya ako hinalikan na. Dumikit lang yung muso niya. Saan dumikit? Sa cheeks. Patapusin niyo nga muna ako. Unang-una sa lahat, hindi porke nagkis-kisan ng mga muso sina David Anton, hindi na sila lalaki. Ano yun? Isang pitik lang, nag-ibagod yung sexual orientation ng tao. At pangalawa, ano bang tingin sa aming mga bakla? Multo? Cyborg? Lumulutang na atom? Hello, lalaki pa rin ako. At kahit mag-iba man yung sexual orientation ko o nina David Anton, it's really none of your business. Pero di kami bakla. Oo. Hindi kami bakla. Other side and the table.
Pero inaamin kong may mixed signals. Mga kababalagang di ko kayang ma-explain. May naaamoy ako. Ano? Yung damit mo. Di ba one month tayong hindi nalalaban? Hindi naman kailangan eh. Ang baboy mo. Ako baboy. Hoy. Macho to. Ang baho. Uy, uy, joke lang pari. Uy, joke lang. Uy, joke lang. Normal lang naman to, di ba? Normal lang naman to sa mag-best friend. Don't forget to share the live at i-like ang ating page. Ayan. Hello po kay Myra Rodriguez, Jenny Madrigal, at kay Madam Damin. Hello, Madam Damin. Opo, meron tayo dito ngayong pink cotton polo shirt. Pamay na lang po. Pink cotton polo shirt. Ayan. Ginhawa po sa katawan. Kaya kung sino may gusto, pamay na lang po. Pink cotton polo shirt. Ayan, parang meron na nag-mine. Si Madam Damin. Wow, thank you, Madam Damin. Oo, meron pa tayo dito namang dark blue polo shirt. Pamain na lang po, dark blue polo shirt. Napakaginhawa po sa katawan, hindi ka pagpapawisan. Pamain na lang po, dark blue polo shirt. Ayun, thank you, Madam Damin. Talagang suking-suki ako sa'yo. Don't forget na lang po to screenshot it at i-message nyo sa akin. Maraming salamat po, Madam Damin. Parang tanga. Okay, ang next naman natin, skinny jeans. Ayan, upa sa skinny jeans. Matibay po ito. Ayan, ganyo naman. Opo. Okay guys, maraming salamat po sa lahat ng sumama sa akin ngayon. Tatapusin ko na po ang live. Hayaan nyo po, magkikita-kita tayo ulit. I-update ko na lang po kayo sa delivery. Opo, at lalo na kay Madam Damin. Maraming salamat po ulit. We'll see you guys again. Thank you so much. Kasalanan ko ba to? Pre, musta? Napanood mo yung Facebook live kanina, no? Oo, nakita ko yung comments. Sanay na ako sa ganun. Ikaw ba? Anong ako? Eh, ikaw yung nasa live. Pero alam ko kahit ganyan ka, masakit sa'yo makabasa ng ganun. Parang ewan to. Huwag mo ako isipin. Hindi naman pwede mangyari yan.
Anton. Di ako bakla. Kailan ko ba sinabi yan? Ikaw kasi, di kita maintindihan. Anong di mo maintindihan, David? Kung paano ka tumingin sa akin. Kung paano mo ko hawakan. Kung paano mo ako kausapin. Normal ba to sa'yo? Pare. Pare ba talaga ako? Sigurado ka? David, sa tingin mo, naiintindihan ko to. Pero okay lang kahit hindi. Wala naman nakakaalam eh. Ako gusto ko malaman. David, kung malaman mo man kung ano to, matatanggap mo ba? Kailangan mo ng oras. Tanungin mo yung sarili mo, alamin mo kung ito ba talaga yung gusto mo. Balitaan ko kasi yung nangyari sa online selling mo, anak. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, ha? Ay, ma. Ako sinasagot. Ano ba kasing nangyari? Di kami nagkaintindihan. Ano, Patrick? May sasabihin ka ba? Grabe, pare. Di naman ako ganon. Pero gusto ko rin magkaayos kayo. Wow. Change of heart? Bakit? Barkado ko kayo. Ayoko mag-split tayo. Wow, pare, may puso ka pala. So, anong plano mo ngayon? Hayaan ko na lang siguro. Magbabati din kami. Di ba ganito naman tayo magkakaibigan? Alam mo, kung hindi nyo kayang pag-usapan yung mga malalalim na bagay, masasabi mo ba talaga na magkaibigan kayo? So, ano? Pag-uusapan ba natin yung nangyari kanina? Gamit na gamit ako, ah. Piling ko ang dumi ko. OA nito. Bakit parang ikaw pa yung galit, pre? Basta. Davey. Sabihin mo nga sa akin, ano ba yung tumatakbo sa utok mo?
Nagugulan ako, okay? Nagugulan ako. Ano ba tayo? Davy? Bakla ba tayo? Hindi ko alam. Basta, alam ko, mamimiss kita. Hindi isang buwan na yung damit mo, oh. Ang baon yung tago. Baho pala. Talaga tayo.